the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his. Hello, good morning or good afternoon dyan sa Pinas. Ito pang paano lang to guys, idea or pang pa-inspired sa inyo guys. Sa mga hindi college degree katulad ko, no? Actually, high school lang ako guys. Ang hirap talaga maghanap ng trabaho pag hindi ka college degree guys sa Pilipinas. Sobra. Tapos ang hirap pa maging regular pag hindi ka college degree. Aminin man natin sa totoo, aminin man natin, no? Napakahirap maging regular. Swerte mo na pag na-regular ka sa trabaho, pero yung sahod hindi pa rin sapat. So, as a butcher na nandito na ako sa UK, isishare ko rin, ibabahagi ko yung mga, kumbaga, anong natutunan ko rin, no? Kasi, alam kong sabik din kayo mag-abroad, no? Yung iba, yung gusto, yung malakas ang loob, andyan talaga yung kailangan sumugal, guys. Kung gusto mo maging butcher, hanap ka ng training center, yung legal, accredited, partnership with TESDA, mas maganda yun. So, may bayad yun. Hindi ko lang, di lang ako updated magkano bayad nun, guys. So, kayo nang bahala mag-research nun. So, pagkatapos nyo, pag nakakuha nyo yung certificate nyo or in situ, mas maganda yun, may in situ kayo. So, pwede kayong mag-apply dyan sa mga shops sa Pilipinas. Robinson, Monterey, sa mall, sa SM Mall, may mga ano dyan, Pure Gold, no? Kuha lang kayo ng experience guys, 1 year or 2 years maganda na yan. Hanap kayo ng stepping stone ulit or Saudi, pa-Middle East kayo kasi mababa lang ang placement fee pag Saudi ka. Pero kung may pera ka na, no, kumuha ka ng 4 years, pagkatapos mo ng 4 years, mag-Canada ka or UK, Australia. Sabi ko nga sa inyo, pag nag-abroad, hindi ganun ka ano, hindi ganun kadali. So may mga cheche-boreche, no? So syempre pag mag-abroad ka, kailangan may pera ka rin pala talaga. Kailangan mo mag-ipon. So, katulad ng IELTS, yung paghahandaan mo yan. May bayad yan, 12,000. So, dalawang klase yung IELTS. Pag IELTS, pwede yan sa Canada. Sa UK naman, UKVI IELTS. So, ang tawag dyan, may dalawa kasi yan, academic saka general training. So, yung pipiliin nyo lagi, general training, kasi yun yung skills. I-advise naman kayo guys ng IDP. Yan yung mga nagpapa-IELTS guys nga pala, IDP. So hanap na lang kayo ng review centers, no? Na accredited din. Mas maganda yung accredited guys. So pagkatapos nun, syempre mag-exam kayo guys. Kailangan galingan nyo. May bayad din yung review. Swerte nyo kung yung ibang company nagre-refund. Kunwari, katulad ko sa UK, yung agency ko, FMW yun. So, nire-refund nila yung IELTS ko, ni-review ko. So, swerte lang ako. Kasi, refundable yung mga nagastos ko. Sana ganun din yung mahanap nyo, nag-refund din. Siyempre, pag mag-abroad, passport ka, yung kailangan mo, guys. PSA na original birth certificate mo, NVI, medical. So, yung medical, depende na yun sa company kung anong ipapaan nila sa'yo. Sa Saudi kasi marami yung pinapaan pag medical guys, pag mag Middle East kayo. Pero yun lang babayaran nyo sa medical. No, hindi yun free. Pero walang placement fee pag Saudi guys. Yun yung masasabi ko. Ganun din naman dito sa UK guys. Walang placement fee. Kahit sa Canada, yung naririnig ko sa kanila, walang placement fee guys. IPAMS maganda yun. Maganda rin yung IPAMS sa for Canada. Meron ako dyan dati, pero mas pinili ko yung UK. Kasi nga mas malaki yung opportunity ko dito. So, uulitin ko, ito para ma-inspired lang kayo guys. Nakatulad kong high school graduate lang. No? Kasi ang hirap maghanap ng trabaho guys. Alam nyo yan, gano'ng kahirap. Ang hirap pa ma-regular sa atin. So, dito sa UK, malaki ang sahuran guys. No? Palitan, mga 69. So, malay nyo, di ba? Pala rin kayo. Basta magsipag, tsaga lang kayo guys. Tapos, sabayan nyo ng dalangin sa taas. Walang imposible guys. So, step by step na sabihin ko, kumuha ka ng training center ng butcher. Pagkatapos, mag-apply ka as a butcher dyan sa Pilipinas. Kumuha ka ng 1 year experience or more than 2 years. Mas maganda yun guys. Tapos, hanap kayo ng stepping stone. Kung gusto nyo makaipon muna ng pera, punta kayo ng Saudi. Sa part ng Middle East, maganda dyan maghanap ng stepping stone guys. No, kuha kayong one contract, no?
or 2 contract maganda na. Kasi mas maganda talaga 3 to 4 years yung kuhin yung experience. Mas maganda yun. Kasi may experience ka na sa Pilipinas sa baboy, pagdating mo sa Saudi, baka naman. Or lump. So, di ba magiging multitasking yung experience mo? Maganda yun. So, pagkatapos ng contract mo sa Saudi, or sa part ng Middle East, uwi ka ng Pinas, nakaipon ka ng konti, ihanda mo yung pang-IELTS mo, mag-review ka, 2 months or basta sure ka sa sarili mo kaya mo na ipasa yung IELTS. So yung IELTS guys, may 4 na category exam yun. No? Reading, listening, writing, tsaka yung speaking. No, na makikita nyo sa YouTube yan kung ano yung IELTS, kung ano yung mga category ng exam nyo na kailangan nyo rin i-review. Na kunwari yung listening, papakinggan nyo yun. Kung ano yung sagot, kailangan tama din yung spelling. Yung reading, babasahin mo yung category ng exam doon, mangi-scan ka ng answer, scanning, or sa ABC, may ganun din. Or mapping, meron din yun. Ganun din sa listening. Sa writing, dalawang klaseng exam sila, guys. Is essay yun. Actually, sabihin ko sa'yo, hindi ako ganun katalino, guys, sa essay. So, basta nag-review lang talaga ako, guys, no? Kailangan bumuo ng 250 words, no? Tapos yung listening 1, 150 words. 1 and 2 yun. Yung test 1, 150 words. Yung test 2, 250 words. Tapos yung speaking guys, magsasalita kayo ng English. No? Alam ko sa atin, madali lang English guys, Pilipino tayo. Ang gusto ko lang i-upgrade nyo, kung gusto nyo talaga na iya kayo mag-English, kasi kasama sa atin yun, malakas yung bully sa atin pag mag-English, di ba? Manood kayo ng movie na English. Lagi niyong panoorin English na movie or makinig kayo ng music na English, no? Sabayan niyo yung kanta. Eh parang ini-exercise niyo yung bunganga niyo para mag-English, no? Hindi ako ganoon ka magaling mag-English, guys, sabi ko sa inyo. Pero nung lagi ako nanonood ng movie or lagi ako nakikinig ng English, parang na-exercise yung bunganga ko. Tapos nung nasa Middle East pa ako, na-exercise ko rin yung pag-English ko kasi hindi naman ako ganoon ka-Arabic magaling. So natuto ako mag-Arabic ng basic, tsaka na-exercise din yung bunga ako sa pag-i-English. So, nung pag-uwi ko ng Pinas, lalo ko pang inano yung sarili ko. Basta, anuhin yung sarili nyo, i-motivate nyo, kaya ko to, no? Sabi ko nga sa inyo, pagpangarap mo, sabayan mo ng tsaga, tapos dalangin sa taas. Yun lang, mga pre. God bless. Sana, kahit pa paano, may natutunan kayo. Medyo hindi pa ako ganun kagaling mag-explain sa inyo, alam ko magulo. Pero niya, sinasabi ko, butcher, magandang opportunity guys. High school graduate ka man, the best guys. Tulad ko, nandito na ako sa UK, isa lang akong high school graduate, no? So, malaking achievement para sa akin to, makakatulong sa pamilya. Pwede mo pang kunin yung pamilya mo dito. Yun lang guys, God bless.